the vice president for Asia Pacific region of Unilever's Clear for Men shampoo. He supervises three factories, Hanoi, Manila, and Beijing, that supply three warehouses, Seoul, Sydney, and Tokyo, in the region. Hanoi can produce 300 cases, Manila can produce 500 cases, and Beijing can produce up to 100 cases per week. Meanwhile, Seoul's demand is 600 cases, Sydney's demand is 400 cases, and Tokyo's demand is 200 cases per week. The shipping cost per case from Hanoi to Seoul is $8, to Sydney is $2, and to Tokyo is $10. The shipping cost per case from Manila to Seoul is $4, to Sydney is $7, and to Tokyo is $6. The shipping cost per case from Beijing to Seoul is $5, to Sydney is $9, and to Tokyo is $3. How many cases will Allen ship from each of the three factories to each of the three warehouses in the region per week, while minimizing shipping costs? Good day, everyone. So, welcome sa ating next na topic. Welcome to our presentation regarding transportation models. So, before we start with our discussion for this presentation, let's have just a short recap ng ating mga different methodologies on how we can solve the transportation models. Namely, those are the Northwest Corner Rule, the second is the Least Cost Method, and the third is the Vogel's Approximation Method. So, for this presentation, we will be having the Northwest Corner Rule na computation for the unbalanced transportation problem. Kasi diba, we have two types, the balance and the unbalanced. So, dito sa presentation na ito, we will be having the unbalanced transportation problem, and ang way of computation is the Northwest Corner Rule. So, sige, let's start ang ating example. So, kung naalala ninyo sa linear programming na ating topic before, ang example natin doon, one of our example doon is Clear Shampoo. No? So, ginamit natin yun, yung linear programming na topic, para malaman natin kung ano nga ba yung proper na ano na combination ng ipoproduce natin na Clear Shampoo, men and women shampoo. So, assuming na na-produce na yun, ito naman, ang problema naman natin dito is i-apply naman natin yung ating transportation model para ma-ship yung mga na-produce natin na shampoo sa ating mga warehouses. No, ayun naman. Ginawa ko itong example na to, ito yung pinili ko example, para at least somehow ma-connect ninyo ito sa mga previous topics natin. No, connected kasi lahat ng mga topics sa OR actually. No, so, sige, let's have our example for this problem. So, Clear Shampoo, sabi dito, Alan is the Vice President for Asia Pacific region of Unilever's Clear for Men Shampoo. He supervises three factories, which are the Hanoi, Manila, and Beijing, that supply three warehouses from Seoul, Sydney, and Tokyo in the region. Hanoi can produce 300 cases, Manila can produce 500 cases, and Beijing can produce up to 100 cases per week. So, take note kayo dyan, no? Meanwhile, the Seoul's demand is 600 cases. Sa Sydney naman, ang dinedemand ni Sydney is 400 cases. And si Tokyo, ang demand niya is 200 cases per week. Now, the shipping cost per case from Hanoi to Seoul is $8. To Sydney naman is $2. And to Tokyo is $10. The shipping cost per case from Manila to Seoul is $8. To Sydney, $7. And of course, to Tokyo, $6. And lastly, we have the shipping cost naman from Beijing to Seoul is $5. To Sydney, that is $9. And to Tokyo is $3. Now, the problem was Alan as the vice president ng Asia Pacific region ng Unilever is that gaano karaming case yung isiship niya from each of the three factories na papunta sa mga warehouses, yung tatlong warehouse. Kung gaano karami yung ship niya, and while minimizing the shipping cost, given na ito yung mga shipping cost natin, yung mga nabanggit sa bandang gitna ng ating problem. So, tulungan natin si Alan, ang Vice President ng Asia Pacific Region of Unilever, para mapapaba yung cost nila.
So, sige, let's have our first part ng ating computation. For the first part, as you can see dito, sabi niya, convert the given values to transportation, tablo. Hindi niya binigay, no? Ito kasi sa mga ibang mga worded problem, hindi binibigay yung table. So, tayo ang kailangan gumawa ng table. For the tablo dito ng northwest corner rule unbalanced, before natin gawin siyang balance, gawin muna natin yung balance na table niya. No, so, ipakita muna natin. Sige, let's have here, I think better na factory tayo dito sa first na column. Let's have here factory. And, lagyan natin. Oops, ilang delete pa. Ayan. Okay. Alright, so horizontal line tayo dito. Okay, so unang-una, mga factories natin, we have Hanoi. I hope nakuha ninyo yung mga details, pero from time to time, babalikan natin siya. Manila, ito yung mga factories ng ating shampoo. And lastly, we have Beijing. Okay. And of course, yung demand. Dito, guys, laging ano, hindi porket factories yung nandito. Ang ilalagay nyo na dito is supply. Kasi siling gumagawa. No? Demand lagi ito. Laging isipin nyo, kakontra yan. No? Kasi ito is label eh. Label for the column naman nandito. Yung intersection nila is demand. Or yung number of cases na dinedemand ng mga warehouses. Meaning dito sa taas na to is warehouses. No? Ang mga warehouse natin, pinakauna, we have sa Seoul, Korea, sa Sydney, and sa Tokyo. This is warehouses. Kaya natin, warehouse. Okay, ito naman. Lagyan natin ng hati. Okay, and of course, dito yung capacity nila. Gaano karami yung kayang i-produce ng ating mga factories. Of course, ang unit niyan will be case, no? Per case. Ayan. Okay, lagyan natin yung data. Balikan natin. Dito muna tayo sa Hanoi can produce ito 300 for Hanoi, Manila 500 for Beijing 100. Ito yung production nila capacity. No, so we have here 300, 500 and 100. Next, balikan natin yung ating problem. Ang dinedemand naman ng mga warehouses sa Seoul is 600, 400 sa Sydney and sa Tokyo 200. So let's have here yung demand ng mga warehouses, 600, 400, and 200. Yung mga costing naman, eto, Tokyo, the shipping cost per case from Hanoi, papunta sa tatlo, 8, 2, and 10. Okay, Hanoi dito is 8, 2, and 10. Next, nasaan na yun? Eto, the shipping cost per case from Manila, papunta sa tatlo naman is 8, 7, and 6. So, let's have here 8, 7, and 6. Next, sa Beijing, papunta sa 3, 5, 9, and 3. So, we have 5, 9, and 3. O yan, ito na yung given natin. No? Wala kasing given na naka-table form. So, tayo yung gumawa na naka-table form siya. So, let's have the analysis, again, lagi kong sinasabi, noong una niyong titignan kung balance ba siya or unbalanced na problem. Check natin. 300 plus 500, that is 800, plus 100, that is 900. Nakuha. And dito naman, no, sa demand, 600
plus 400, that is 1,000. Plus 200, 1,200. Oops! It seems like hindi sila balance, no? Kasi 900 yung capacity, tapos yung demand, 1,200. Meaning to say, sa economics, it is a, no? Ano? Anyone? Capacity, 900. Ang demand, 1,200. Mas mataas yung demand versus sa supply. Therefore, there is a shortage, no? Kulang yung supply. Marami yung nangangailangan. Kulang yung supply. Shortage. And para mangyari yan, kailangan natin magkaroon ng dummy account or tinatawag natin na dummy factory. Hindi dummy warehouse, no? I-explain ko kung bakit. Tignan nyo, ha? Ang kulang natin ay nandito. Dapat mapataas natin ito sa 1,200. Ibig pong sabihin, 1,200 minus 900, kulang tayo ng 300. And idadagdag natin yan dahil ito ay capacity, no? Or yung warehouse, production capacity. Therefore, kailangan natin magdagdag dito ng isa pang column, isa pang row, which is yung dummy. Kaya ako tinawag na dummy factory dahil nandito siya sa factory na sa factory na column siya. Doon yung kulang natin. Pag dinagdagan natin yan dito ng 300, magiging 1,200 na. No, so dummy factory, hindi dummy warehouse, no. Pwede rin pong mga ganun, depende case to case na yan, depende na yan sa problem. Dito ka magkakaroon ng dummy account, no, dugtong diyan, dummy warehouse. Pwede po 'yun if ever na ang kulang mo is yung 1,200 na yung pwesto nandito. Kunyari baliktad sila, no, 900 dito, tapos 1,200 dito. Kapag ganun baliktad, dito ka sa taas magdadagdag. No, depende yan kung saan yung kulang. Titingnan niyo na lang yung table. And yun, ayun yung case kapag unbalanced, no. Meron tayong mga konting mga changes, no. Konting mga adjustment sa ating table. So, let's have the computation for unbalanced. Ito yung ating pinaka-given. Isulat ulit natin ito na naka-adjust na yung dummy ng mas maayos. Para afternoon, isasolve na natin siya using the northwest corner rule na yung una kong tinuro, yung balance, no. Parang ano lang yan. Parang yung minimization, if you can still remember. Yung minimization natin before, inapplyan natin ng matrices para mag-shift yung mga given at maging maximization. Tapos right after na nag-shift na siya, parehong-pareho na sa maximization na solving. No? Ganun lang po yun. Ganun lang din ito. Yung unbalanced, gawin nating balance. Then isolve natin siya using the balanced way. So I hope you get it. Sige, let's start the solution. So, let's have here the factory. Parehong-pareho lang doon. Aayusin lang natin. No? And may dagdag na tayong dummy na factory. So, let's have here the factory. Hanoi. Manila. Pangalawa. Pangatlo, we have the Beijing. Ayan. And pang-apat, we have the dummy factory. Oops. Ayan, dummy factory. And, ayusin natin. Ayan. Okay. Na dito, yung demand ng ating mga warehouses. I hope you have your pen and paper with you right now. Sabayan ninyo ako para mas magamay ninyo yung computation. Okay, for our warehouses, we have the Seoul. We have the Sydney. Ito tatlo lang, no? Walang dagdag dito. Same na same sa kanina. And we have the Tokyo. And capacity ng ating mga factories. Dito siya naka-connect. Cases. Ang unit. Huwag kakalimutan ng unit. Laging kasama yan. These are warehouses.
Okay. Now, before yung mga labas, no? Lagay muna natin dito yung mga corresponding na cost nila. Lagay natin yan dito para maayos. Oops, yan. Upper right. Pwede nyo pwede ibahin nyo. Pwede upper left. Gusto nyo sa lower right or lower left. Pwede po. Mas nagamay ko kasi dito. Basta alam niyo yung ginagawa niyo, okay lang, walang problema sa akin. Kahit mag-invento pa kayo ng sarili ninyong way. Basta optimum yung sagot, mas maganda yun, no? Mas maganda pag maka-develop kayo ng sarili ninyo. Pwede po yun. So, we have dito 8. Nandito, we have 4. 5. Now, sell sa dummy, ano yung magiging cost niya? Since dummy siya, invento lang siya. Ba't ganun? Oops, yan. Dami siya, invento lang, no? Ginamit lang natin siya para pandagdag, para matapalan yung kulang na 900 para maging 1,200. Therefore, wala po tayong cost dito. Kasi kung sakali man na mayroong i-ship dyan, no, walang cost. Kasi wala naman eh. In actual, walang ganun, no? In computation, gumamit lang tayo niyan para ma-close at maging balance. Pero sa actual, wala, saan mo ilalagay? Eh, dami nga. No? Wala namang ganung warehouse. Kaya zero yan. So, ito, zero din. Parang sa accounting, no, may mga dummy account tayo. Zero, zero, zero. Okay. For sa Sydney, we have 2, 7, and 9. Tama ba ako ng pagkakaalala? Ayun, 2, 7, and 9. We have 2, 7, and 9. Okay, so for Tokyo, we have 10, 6, and 3. Okay. For the capacity ng ating mga factory, we have, kopyahin natin, 300, 500, and 100. 300, 500, and 100. Ito, sabi ko kanina, magiging 300. Hindi siya 0, no? Kasi ito nga yung goal, eh. Kaya natin siya nilagyan ng 300 para mag-total siya, mag-equal siya sa 1,200 na total warehouse demand, no? 3, plus 5, 8, plus 1, 9, plus 3, 12. So, meaning to say, this is 1,200. So, dito, sa ating mga warehouses, kopya, 600, 400, and 200. 600, 400, and 200. 6, 4, 2, 1, 2, therefore, 1,200 din ito, and they are now balanced. No, they are now equal. Therefore, ang gagawin na natin is yung basic na northwest corner rule. Again, sa mga nakakalimot, no? When we say northwest corner rule, we have north, west, east, south. Ito, huwag kakalimutan yan. Alam nyo na yan. Elementary pa lang, tinuturo yan. Ito ang northwest, no? Yung gitna ng north and west. Therefore, sa ating tablo, ito siya, yung number 8. Itong cell na to from factory ng Hanoi papunta sa warehouse ng Seoul. Therefore, if the demand of our warehouse Seoul is 600 and we have the 300 capacity of Hanoi factory, meaning to say, ang ilalagay natin dito is only 300. I hope you get it. And of course, if this is 300, mawawala na to. Cancel na, zero, naubos na. No, meaning lahat ng ginawa ng factory na Hanoi sa Hanoi is napunta sa Seoul na warehouse. Therefore, wala na siyang maibibigay kay Sydney and kay Tokyo. No? Kuha niyo yun. So, 600, naibigay niya yung 300 dyan. Meaning, magiging 300 na lang ito. Sige, now. Ang ating active na lang na cell, yung mga wala pang laman, is ito hanggang dito. Lumiit, no? Therefore, again, northwest tayo. Nasaan yung northwest? Ito, itong 4. So, lagay tayo dyan. Sabi natin, 500 yung capacity ni Manila na factory. Yun nga lang, ang kailangan ng Seoul na warehouse is 300. Therefore, tapusin na natin, no? Yung buong kailangan ng Seoul, ibigay na natin. Itong 300, buuhin na natin. Para wala na siyang kailangan, zero na ito. And wala nang ibibigay or wala nang siyang kukunin, rather, sa factory ni Beijing and sa dummy. Zero na yan. And ito, dahil binigay mo yung 300 sa Seoul, magiging 200 na lang ito.
Ayan, ayun, nakakuha ninyo. And ito na lang yung active natin, no? So, active, again, tingin, nasaan yung northwest? Dito ang northwest sa atin, that is the 7. So, 200 na natira kay Manila, pero ang kailangan ni Sydney is 400. Eh, di sige, ibigay mo na yung buong 200. So, 0 na ito, wala na for Tokyo, at ito nabawasan ng 200. 400 minus 200 is 200. Ayan, apat na lang yung cell. So, apat na lang yan. Nasaan yung northwest? Ito po, kay 9. Meron tayong 100 na capacity from Beijing na factory, and ang kailangan na Sydney warehouse is 200. Therefore, piliin mo is 100. No? Ayun lang, para masatisfy lang yung capacity, maubos mo, masagad mo si Beijing. So, we have 100 minus 100, this will be 0, and wala na dito kay Tokyo. So, 200 minus 100, that is 100. Ayan. And next, northwest. Wala nang north, no? West na lang. So, dito tayo sa 0 na to. We have 100 na demand kay Sydney Warehouse. Merong 300 na capacity. 100 na yan. Para mag-0 na tayo dito, and ito ay maging 200. Now, titignan nyo, no? 200 tapos 200. Nag-match na sila. Therefore, sakto na yan for this cell. Kasi nga, yung problem natin, unbalanced siya before, tapos ngayon, ginawa nating balance na. Kaya, sakto na siya. So, ayan, that's it. That's how we compute the northwest corner rule. From unbalanced, ginawa nating balance. And it's now the time para i-compute natin ang ating shipping cost. Dating gawin, we have here the route, tapos from and to. From to. Okay, then dito ay lagay natin is units ship. And sa ating next column, cost per unit. Oops. Guys, may space dapat yan. Cost per unit and total cost. Okay. Okay. Muntik pa tumabingi, no? Alright, so sige. Unahin natin ito, Hanoi to Seoul, 300 units, and that is $8. So, lagyan natin dito, Hanoi. By the way, pwede kayong gumamit ng letters na lang, pero masipag ako ngayon, kaya wabuin ko siya. Ayan, Hanoi to Seoul, unit ship, again, that is 300, and ang cost niya is $8 per unit. Okay, so 300 times Hanoi to, ano tayo, no? Hanoi to Seoul. That is 300 times $8. Sige, 300 times 8. Get your calculator. It will give us a 2,400 na total cost for that specific na shipment. So, next, we have, okay na to, no? Cross out natin para matandaan. Ito naman, 0 naman. Kaya wala na yan. Okay na yan. Same with this one. So, ito naman tayo. From Manila to Seoul. Lagay natin dito. Manila. Okay. Total na ship na units is 300. And ang cost is $4. So, we have 300. Tapos $4. Total cost, 300 multiplied to 4. That is 1,200. Okay. Next, Manila to Sydney naman. 200 units ang isiship. So, lagay natin dito. We have Manila to Sydney. Again, that is $207. 7 times 200, that is 1,400. Okay. Next, we have, okay na to, no? Okay na to, 0 naman siya, same with this one. Ito naman tayo, Beijing to Sydney, 100. So, we have Beijing to Sydney,
100 units, and the cost per unit is $9. Let's have here 9 times 100, that is $900. Okay, so okay na rin ito, 0 naman siya, and ito rin, okay na yan. Now, from dummy, sir, ilalagay pa ba yung dummy? Yes, para makasama siya sa computation. Pero actually, magiging 0 naman ang value niyan. Ilagdag pa rin natin para makita ninyo. No? So, dummy to Sydney. Let's have your dummy to Sydney. Oops. Dummy to Sydney is 100. That is $0. No, walang cost, meaning to say 0 times 100, that is 0. Wala namang kasing ganun in actual. So 200 and 0 naman ang next dummy to Tokyo. So we have dummy to Tokyo, and that is again 200 units na i-ship nila, and wala siyang cost, therefore this will be 0. Again, final na step natin na kailangan gawin is to add or to get the summation of this total cost. 2,400 plus 1,200 plus 1,400 plus 900 plus 0 plus 0. Bibigyan niya po tayo, if you get your calculator, bibigyan niya tayo ng total na 5,900. And this is the total cost of this unbalanced problem ni Northwest Corner Rule na method. So, as you can see, no, kahit pa sabihin mo nagdagdag tayo dito ng dummy account, ginamit lang natin yan para yung mga lapses mapunan natin. No, and kung titingnan nyo, wala naman siyang naging epekto sa ating costing kasi zero din naman yung cost niya. So, ayan, na at least somehow na-allocate natin ng mas maayos. I hope nakuha ninyo, and that's how the Northwest Corner na tool is being applied sa mga problem na unbalanced ang ating demand and supply. Ito yung wala sa equilibrium, no, kumbaga sa economics. And I hope you get it. I hope natutunan nyo ang Northwest Corner na tool ng unbalanced, even we are on online. And thank you for your participation. See you again next discussion. And keep safe always. Thank you. Bye-bye.